Magandang umaga, narito ng latest mula sa inyong Weather Bro. Tuluyan nang naging bagyo ang low pressure area na ating binabantayan sa silangan ng Mindanao. At kanina ng alas 2 ng madaling araw, pinangalanan na nga ito ng PAGASA bilang Crising, ang pangatlong bagyo ngayong 2021. Huli namang napataan ang sentro ng bagyo, 405 kilometers silangan ng Davao City. Taglay nitong lakas ng hangin umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At base sa latest forecast track ng PAGASA kaninang alas 5 ng umaga, posibleng maglandfall ang bagyong Crising dyan sa May Surigao del Sur at saka dyan sa Davao Oriental area bago ito tatawid sa bulubunduking bahagi ng Mindanao, saka ito lalabas dyan sa May Sulusi. At habang tumatawid nga dyan sa mainland Mindanao, ay posibleng malusaw ang bagyo bilang isang low pressure area na lamang. Ngunit hindi dahil sinabi nating malulusaw ang bagyo, ay mawawala na lamang bigla yung mga pag-ulan na dala nito dahil may mga kaulapan pa rin na nakapalibot o nakabalot dyan sa mainland Mindanao habang tumatawid nga yung bagyo, malusaw man yan o magstay bilang isang tropical depression. At dahil nga sa bagyong Crising, nakataas pa rin ng tropical cyclone wind signal number 1 sa Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte at sa Davao City. Posible makaranas ng mga ulang panahon at hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour ang mga nabanggit na lugar sa susunod na 24 hanggang 36 oras. Samantala, dito naman sa rainfall forecast natin mula sa ECMWF model, asahan yung mga malalakas na mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Central Mindanao bukas. At yan ay posible dyan sa Cagayan de Oro, dito sa may Dipolog kasama dyan sa Pagadian City, at maging sa Cotabato in general, malaking bahagi ng Mindanao ang posibleng ulanin bukas habang tumatawid ang bagyong Crising. Kaya mag-ingat pa rin sa posibilidad ng flash floods at landslides dahil halos ilang araw nang inuulan ang mga lugar dyan sa Mindanao. Samantala, wala mang nakataas na gale warning sa alinmang bahagi ng ating bansa, ay mataas naman ang alon dyan sa eastern seaboards ng Mindanao dahil nga sa bagyong Crising. Magiging katamtaman hanggang sa maalon ang lagay ng mga karagatan, posibleng umabot sa 1.2 hanggang 3.1 meters ang laki ng mga alon dyan na posibleng maging delikado sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Gamitin pa rin ang hashtag CrisingPH para sa iba pang updates na ilalabas na PAGASA at maging dito sa ating Weather Bro channel. Mag-like dyan sa ating official Facebook page, Weather Bro. Mag-subscribe na rin dito sa ating official YouTube channel, Weather Bro, kung saan maglalabas ako ng mga quick updates oras-oras. At yung ating next video update sa Bagyong Crising ay mamayang alas 7 ng gabi. Please don't forget to hit the notification bell para maging updated na rin sa mga susunod na video updates na ilalabas dito sa ating official YouTube channel. At yan ang latest mula sa inyong Weather Bro, Brother Louie in the Weather Room. Maraming salamat, magandang umaga at mag-ingat tayong lahat.